Barangay at sangguni ang kabataan elections itinuturing pa ring payapa sa kabila ng ilang insidente ng karahasan. The conduct of 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections nationwide is generally peaceful. Kauna-unahang pagboto ng persons deprived of liberty sa New Bilibid prisons, walang naging aberya. Pilot implementation ng mall voting, positibo ang naging pagtanggap ng mga butante. Nationwide mall voting isusulong ng COMELEC kasunod ng Barangay at SK Elections 2023. Oh, family day na rin kasi ngayon mo kasama mo, boboto ka, tapos kasama mo yung mga anak mo. O di pagkalabas bumoto, o pasyal. Napaka-convenient sa amin kasi previously nakikipagsiksikan kami sa school. Kaya ngayon dahil sa dito na kami sa SM Manila, bumoto, napakasarap, napaka-komportable, tsaka masaya po ako. Gawin na po natin nationwide itong mall voting. Mas maganda po na hindi lang yung pinipili. Nationwide na po para yung mga kababayan natin na nasa paligid po ng mga mall, sila po ang makaboto. Mahigit 300 balota pinunit ng isang grupo sa isang presinto sa Palawan. DNR Warriors at Judiciary Magis wagi sa opening games ng UNTV Cup Season 10. Mahigit 8 million pesos na cash prize na kalaan sa 14 na kuponan na kalahok sa Liga ng Public Servants. And we are looking forward na ito ay mapalawak, hindi lamang po sa isang larangan ng sports, kundi sa iba't ibang mga kaparaanan para naman ito ay maging daan sa pagtulong pa rin sa ating mga kapwa-tao. Ito isang bagay na hindi po natin kinalilimutan. Ang lindo, ang focus ng lahat ng ating po namang mga binabalak na mga proyekto, ang ating mga pinasimulang mga proyekto, ay para pa rin naman makatulong sa ating mga kapwa-tao. Alkalde sa Bicol na pumigil umano sa proklamasyon ng nanalong barangay officials, kakasuhan ng COMELEC. Doon po sa nag-delay o nag-cause ng delay ng delivery ng election para Pernalia o kaya hindi natuloy kaagad ang halalan doon sa area, pagkatapos ng election, we will deal with you. Kapag yun ho eh akong nag-file ng demanda, may pagkakalagyan ho yung mga yon. Lahat po ng kasali doon. Pinakamalaking batch ng Pilipino mula Israel, ligtas na nakabalik sa Pilipinas. Psychosocial at financial support sa pamilya, tiniyak ng Department of Migrant Workers. 11 months pa lang po ako doon. Wala pa po akong naipon. And marami pong bayarin. Pero ang sabi ho ng nanay ko is safety first. Kaya nag-decide din na po akong umuwi. 34 na dayuhang POGO workers na tinangkang ilipat patungong Cebu, naharan ng mga otoridad sa NAIA. So anyway, these are, yun na nga, yung initially na nakita natin dyan is they are being trafficked. And we have the right agency who are in charge in the investigation of this case, the region Hawaii, kinoordinate natin sa IACAT. Kaya nandun na sila sa IACAT for further evaluation of their case. Mga Pilipinong nagsasabing sila ay mahirap, mas dumami pa batay sa SWS survey. Ako naman, kasali po ako dun. Mahirap. Kasi mahirap din kasi kami. Hindi kasi pag hindi kami magana po eh, wala kaming makakain. Mahirap ako. Nahihirapan ako eh. Kasi ako lang. Ako nung mabuhay sa mga anak namin, 3. Inflation rate sa buwan ng Oktubre posibleng tumaas sa 5.1 hanggang 5.9% ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Repolyo pa lang, gaulo ng bata, pumapalo ng 50 pesos o 60. Repolyo pa lang yan. No vote na naig sa plebisito kaugnay ng panukala na gawing highly urbanized city ang San Jose del Monte, Bulacan. So rejected yung proposition o yung proposal na i-convert ang San Jose del Monte, Bulacan into a highly urbanized city. Balik lang po sila sa kanilang present status na isang component city ng Bulacan. And therefore, yung deklarasyon ng pagiging highly urbanized city ng San Jose del Monte was rejected or is rejected by the people of Bulacan.
Bangad na halal na Persons Deprived of Liberty o PDL sa nakaraang barangay at SK elections, hindi dapat bigyan ng special treatment ayon sa DILG. There will be no special treatments. Kung nakakulong ka na sa dito, hindi mo pwedeng po kinalabog ang kapitan ng 24 hours nasa telepono ka. UNTV News and Rescue sumaklolo sa iba't ibang insidente sa mga sementeryo sa iba't ibang panig ng bansa. Pilipinas hiniling sa Israel at Egypt ang ligtas na pag-alis sa Gaza ng mga Pinoy. 2 Filipino doctors, kabilang sa unang foreigners na nakalabas ng Gaza Strip. Hiling na overtime pay sa mga gurong extended ang duty sa nakaraang barangay at sangguniang kabataan elections, hindi mapagbibigyan ayon sa COMELEC. Na-encounter na natin yung senaryo na yan, and therefore ako mismo as commissioner at datin gusto ko talaga i-push yung overtime para sa mga guro. COWAN at DBM na sinasabi na ang entitled lang sa overtime ay yung mga empleyado mismo ng isang ahensya o departamento. At dahil nga yung mga personnel ng ating mga guro ay hindi kasi mga empleyado ng Commission Election, so hindi po namin sila pwede mabigyan ng overtime pay. Mga aksyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea, hindi udyok o dikta lang ng ibang bansa ayon sa AFP. Department of Foreign Affairs, iginiit na ang China ang nangihimasok sa teritoryo ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Siguro ang dapat na itigil yung kanilang mga illegal na ginagawa sa loob ng ating maritime zone. Hindi sila dapat nandyan at hindi sila dapat nang haharas ng ating mga mangingisda. So lahat ng kanilang mga ginagawa dapat nilang itigil. Lalaking tumalon sa karagatan ng Tikaw Island, Masbate, patuloy na hinahanap. Isang cargo vessel na sunog naman habang nakaangkla sa Castilla, Sorsogon. Yung ngayon, search and rescue namin is tuloy-tuloy. So kung hindi man, kami nakapag-shoot out na rin kami ng mga message sa mga fishermen and other localities na if decided yung nawawalang tumalon na ito is i-report din nila sa nearest Coast Guard officer. Pag-control sa pagtaas ng presyo ng agricultural products, pangunahing mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Secretary Francisco Chu Laurel Jr. I've known him since we were boys. So, malakas ang loob ko na may appoint siya kasi kilala ko pagkatao niya. Alam ko napakasipag nito, unang-una. Pangalawa, nauunawaan niya na mabuti ang sistema ng agrikultura dito sa Pilipinas. Well, ang hingin ko lang sa kanila talaga sa ngayon is their full cooperation dahil importanteng buo ang departamento sa isang goal, no, which is basically modernization at increase of production. Yan ho ang marching orders natin ni Presidente. Sapat na supply ng isda tiniyak ng BFAR sa kabila ng pagpapatupad ng close fishing season. Yung ginagawa nating close fishing season, isa po itong conservation measure para magkaroon ng pagkakataon ng ating fish stocks na makapag-repopulate. COMELEC naghahanda na para sa special election sa Negros Oriental sa December 9 upang mapunaan ang nabakanting pwesto ni dating Congressman Arnie Teves Jr. Isang araw lang may imprenta namin yon na yung mga balota na iyan. And magkakaroon na rin kami ng mga procurement para sa mga gagamitin natin katulad ng mga indelible ink at iba pang kagamitan ng Commission Elections. At Israel government nangakong itatawid sa Rafah crossing border ang mga Pilipino. So may pangako sila sa atin na maipapalabas na ang mga Pinoy, mga Pilipino, maipapalabas na by today or tomorrow. That is what they promised us Saturday daw at the latest.